Ito na guys, ang ating pochero. Chen na gamit ay use oil kalan. Magluto tayo guys ng pochero. Lagyan na natin ating kawali. Ayan na. Talagang wala na kayong magagawa sa aming lutuan. Talagang ganyan pag use oil ang gamit. Makalat, madumi. Pero masarap ang niluluto. Lagyan na po tayo ng kaunting mantika. Yayayang. Guys, ringgo. Ringgo lang din. Ano pala ano? Nung table pala rin ako ano? Ito'y budo matikuya. Ay! Ayan guys, nilagyan ko ng saging kasi ganyan ang style ko pag luto ng pochero. Sinasama ko na yung saging, tapos yung saging dapat ay malambot na para mas masarap at mas malasa sa pochero. So nilagyan ko siya ng asin at pork and chicken cubes para mas lumasa po dun sa karne. Ay, hindi pala asin, patis guys, patis. Guys, nilagyan ko na siya ng patis. Ngayon naman ilalagay natin ay bell pepper. Ayan. Yung kalahati ng ginahit kong bell pepper, ilalagay ko na siya para matunaw din, malambot din. Mas lumasa sa sasa. Ako mga karilis, may bumili ng parol. Ayan. Nalimutan ko siyang videohan bago lagyan ng tomato sauce. Pero ayan na po siya ngayon. Nilagyan ko na po na siya ng tomato sauce. At nilagyan ko na rin po siya ng pork and chicken cubes kanina. So pinapakulo natin siya guys ngayon para mas lumambot pa siya kasi ayaw ko nang matigas. So yan guys, ganyan ang itsura ng lutuan ng mga mahihirap. Madumi pero malinis ang pagkain. Lalagyan ko siya guys ng sugar. Ito ilalagay. Pero guys, iba yung tamis na binibigay ng ating saging ano. Kaya yung saging nilalagay ko na agad sa pagsangkot sa palaang karne. Haluin natin guys kasi dumidikit yung sauce sa ilalim. Lagyan na rin natin ang oyster sauce. Ito guys, ating lutuan ay nakalayo talaga kasi baka masagi ng mga bata. Pag magluto ka, natatakot-takot ang mga bata, ay delikado. Kaya nasa malayo siya talaga guys sa mga bata. Pero kahit malayo na siya sa mga bata, bantayan pa rin at tangan ng mga bata na tatakbuhan kung mapapagpatini ay ako. Guys, sinikman ko siya, medyo matabang pa pero okay na ako sa lasa, pero nakakulangan ako sa alat. Ay, ano man din? Patis! Oo, hindi ko na siya ng patis. Baka kasi ang alat ng masin eh. Bakit kasi kanyang patis kasi malinam lang. Kung kailan may pambili na, saka naman ba na? Pwede mo nga kung pwede na eribe. Talagyan ko na ng gulay. Ako po, kasi ako'y tumilam ng royal, maiki naman. Hindi ba yung ano ng gulay? Ah, kung malambot na. Sige nga. Tumakot na siya sa saging.
Dapat guys, ilagyan ko siya ng pampalapot, pero lumapot na siya sa saging. Kasi hindi mo saging natin. Ito ng ano niya guys, texture. Hindi mo siya kailangan ilagyan ng pampalapot. Pero pag ito nilagyan natin ng gulay, napaka-cabbage, malag na ulit yung sabaw niya. Lagyan na natin yung bagay guys. Bakit pinasama. Ginagat natin yung tinira natin bell pepper kanina. At syempre, ilagyan na rin natin ang cabbage na ito, yung puno. Ang tawag talaga dito guys, napaka-cabbage. Ang tawag naman natin, Chinese, ano pa ito, pechay. Napaka-cabbage ang tawag sa kanya guys. Pero sa Korea, may tinatawag silang Korean, ano, cabbage. Kuya, paluto pala kari kuya. Talagay pala ng gulay eh. Dagdagan natin ng konting sabaw at nakakati na. Susunog. Dagdagan natin ng konting sabaw guys kasi nasusunog ko siya sa ilalim. Ito guys, sa pagluluto sa kalan na Dios oil guys ay kailangan abantay ka kasi pag talikod mo, pag pirito, naku, sunog agad. Ang lakas po guys ng apoy ng Dios oil kalan. Pero yung amoy po niya ha, hindi sumasama sa pagkain at hindi rin po totoo na magkakasakit. Magkakasakit ang mga kakain dito sa ano nga, yung hospitalan kasi ang tagal na po namin itong gamit. Hindi naman po kami nagkakasakit. At matagal na rin po kami nakakalibre sa ano, gasol. Dahil sa yung hospitalan na ito. Mas mahal po ang gas. Pag mga madadaling lutuin guys, sa gasol namin niluluto. Pero kung mga gantong mga matagalan, makalambutin, sa use oil ka lang, tsaka yung mga pag-iinit ng tubig. Ayan, use oil ka lang tayo guys. Kaya trending na trending guys ang ating DIY ka lang. Haluhaluin natin kasi nagtutulong na siya sa ilalim. Dahil nga po trending nga siya, yung DIY ka lang natin na use oil ang gamit, magkakaubusan na rin po ng use oil. At katulad sa sinabi ko sa video dati, nung muna pala ako nagawa ng video nito, na magmamahal ang use oil. Yung mga use oil, yung mga galing sa sasakyan, sa motor, bicycle, ganyan. Wala na guys, nagkakaubusan na. Malamang magmamahal din ang presyo niya kasi in demand na siya. Pero guys, yung mantika hindi pa namin na-try. Yung use oil na mantika na muna pinapirituhan sa mga luto-luto ganyan, hindi pa namin na-try. So yun guys, paluto na talaga siya eh. Lalagyan na natin yung mas malambot na parte ng napaka-cabbage. Guys, ng apoy natin na susunog talaga yung ilalim. Huwag naman masobrahan at bawasan natin yung lakas ng hangin. Ayan guys, binawasan natin yung lakas ng hangin kasi masusunog yung niluluto natin. Ang bango-bango pa naman. So, haluin lang natin dito guys. So, ayan guys, so tingnan nyo. Ayan, masusunog na siya sa ilalim. Ang bango. Ayan guys, luto na to. Ahuhunin na natin to. Ayos siya, malambot ang karne. Pati gulay. So yan na nga guys. Ahuhunin na natin ang ating niluto. Dito muna natin ilalagay. Kasi hindi ko siya mabuhat, mabigat masyado. Kailangan natin guys, bilisan kasi yung ating use oil kalan ay already mainit. Yung ating use oil kalan ay gumagana pa guys. Pinatay ko na yung pagtulog niya ng langis, pero yung kala niya guys, at yung blubber gumagana pa. Ayan, mainit sa kamay. Ako pa naman ay madaling mapasok. Ito nyo guys. Ta-da!
natin. At yan na nga po, naluto na po ang ating puchero. Ang bango.